ating pag-usapan si Rin sa bando at ang NBA prospect ng Korea na si Yeon Jong Lee. Maraming fans na nalulungkot sa mga balitang lumalabas ngayon tungkol kay Rin sa bando. At sabi ng iba, sana ay nagbibiro lamang ang anyang coach na si Kim Sang-sik. Well, totoo ang mga sinabi nito. Pero hindi naman niya sinabi na papalitan na talaga itong si Rin sa bando dahil gusto niya maging intact pa rin ng team at magdagdag lamang ng malalakas na players. Pero all things are possible daw kasama ang gusto nilang forward na Asian player. Well, malaking problema rin sa kanilang koponan dahil ang mga key players na sina Bando at Park Ji-hoon ay papasok sa free agency. Kaya all options are open para sa team ng anyang Red Boosters. Well, speaking of options, isa sa sinasabi ay interesado rin ng Japan para kay Rin sa Bando. Kaya kung ano naman mangyari ay nakabang na ang Japan para sa ating Asian player. Kung sakala ay malaking boost ang pagpasok ni Renz sa Liga ng Bilig dahil sa ngayon si Abando ang tinitignan ng maraming Pinoy sa KBL ng Korea. Kaya malaking desisyon kung sakaling bitawan si Renz ng anyang Red Boosters. Pero ang latest na balita ay gumagawa ng paraan ng kamunuan ng KBL na itaas muli ang salary cap ng mga high-level Asian import. From $160,000 ay maaring sumagad sa $195,000 at maaari pa raw ito magneto hanggang 200,000 o mahigit 11 million pesos kada season. Ang mga high level na tinutukoy ay sina Ethan Albano at Rin sa Bando, na sinasabi ding mga regular league MVP candidates. Sina Albano at Bando ay mag-e-end na ang kontrata sa KBL. Kaya para hindi raw mahirapang mag-negotiate at mapirata pa ng ibang liga ay itataas ang salary cap immediately pagkatapos ng season. Well, sana ito yung maging positive way para hindi magdalawang isip na bumalik si Renz sa KBL ng Korea. Pero siyempre, yan ay nasa pag-uusap nila ng ball club. For now, ang laban ngayon ay sa pagitan ng mga liga and they're trying to get the best players all around Asia. At kung pag-uusapan ng mga best players sa Asia, naglalaro na sa Japan B League ang NBA prospect ng Korea na si Yeon Jong Lee. Isa lamang itong stopover at babalik din siya ng Australia after the season. Tuloy-tuloy pa rin ang NBA chase ng Korean prospect na ito. And for his first game, ay nagpakitang gilas agad itong si Lee na nakapagtala ng 24 points, 4 na rebounds, 4 na assist, 1 block, 60% field goal at 37.5% sa 3. Well, bilang bago pa lang sa isang team, ay isang excellent performance ito para sa Koreano at pinapakita niya na siya ay galing sa Australian level. Well, ganyan naman dapat. Kailangan din minsan magpakita ng domination, lalo na kung ikaw ay galing sa mas competitive na league. Well, ang maganda kasi na ang position ni Yeon Jong Lee ay 2-3 na usually o karamihan ay Japanese players. Malaking factor ang kanyang height na 6'7 na nagsilbing kanyang advantage sa mas maliit na shooting guard, kaya nagkakaroon ng malaking adjustment sa mga nakakalaban ng Osaka Evesa. Ganitong player siguro ang ating wishlist sa Gilas, kaya isang treasure si Yeon Jong Lee sa bansa ng mga opa.